Napakasarap mawit. Amen. Ha? Para tayo talagang Sunday service na. Amen. Yung mga nakakamiss na awitan eh. Yes. No, yung pag umaawit tayo, yung buhay na buhay. Amen. 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 Praise God. So, sige po. Ito yung ating pangalawang session sa sampo. Amen. Yung susunod, magbalik ko na ulit pag naglalakad na ako. So, tabi po na, ang text po na ngayon ay nasa Romans 1-2. Romans 1-2. No? So, yung ating pong greatest calling, yung ating mga greatest calling, may mga panawagan kasi tayo eh, no? Sa ating Panginoon. Hindi po kasi, hindi aksidente kung bakit nandito tayong lahat ngayon. No? Ito yung ating divine calling. Amen. So, greatest calling. So, sa Romans 1-2 po, ang sabi nito, ang magandang balitang ito na ipinangako niya nung una pa man sa pamamagitan ng mga propeta at sinasabi sa mga banal na kasulatan. So, ang sabi ron, yung magandang balita, no? Ito po yung ipinangako sa atin, yung magandang balita. Kaya nga tayo na nandito ngayon dahil sa magandang balita. Amen. Di ba? Kaya tayo ngayon na nandito dahil sa magandang balita na naihayag sa atin. So, ito po yung ipinangako noon pa man. No, ito yung magandang balita. So, kaya nga, may divine calling tayo kay Lord. Amen. At yung magandang balita, ayun yung assignment natin. Bilang mga leader. Di ba? Malakasin natin. No? Pag member na tayo ng chance, eh, okay lang, nakaupo na tayo eh. No? Hindi natin alam yung ating assignment. So, ano po ba yung ating greatest calling dito sa mundong ito? Sister Lisa, ano yung greatest calling natin? Ako po siguro ang greatest calling ko yung talaga mag-evangelize po. Mag-evangelize. Sister Juliet. Ang greatest calling ko sa kanya ay para maglingkod sa kanya. Para maglingkod sa kanya? Si Baba, hindi ko natatanong dito. Ay, kung? Red. yung ano po, yung sa Matthew na go to all nations make disciples every nation. Sa Matthew 20. So, lahat po tayo tinawag bilang mga servant. Maniniwala po ba kayo? Lahat na tinawag ng servant. Hindi tayo aksidente rito. Tayo servant. No? O disciple o servant. So, ano po ba, no? Yung nagbibigay sa atin ng joy para ma-maintain natin, no? Yung paglilingkod natin kay Lord. Ano yung nagbibigay sa atin ng joy? Para ma-maintain natin yung paglilingkod natin. Kasi maraming huminto eh. Hindi nila na-maintain yung joy eh. Maraming huminto eh. So ano yung nagbibigay sa atin ng joy para ma-ituloy natin yung paglilingkod natin kay Lord? Pag-ibig. Pag-ibig? Yes. Ano pa? Eternal life? Ano pa? Winning souls. Yung goodness po ni God. Yung promises. Promises, goodness. So, tama po lahat yan, ha? So, yung nagbibigay sa atin ng joy para maipagpatuloy natin yung pagdilingkod kay Lord. Kaya yung sinabi ko sa inyo kanina, lahat tayo tinawag ni Lord bilang servant. No? So, yung joy na nagbibigay sa atin para magawa o maipagpatuloy natin yung paglilingkod natin kay Lord, unang-una, dapat mayroon tayong servant attitude. Marami pong bumabagsak sa attitude eh. Kaya wala silang joy paglingkod. Di ba? Wala yung joy eh, kasi wala yung servant attitude. So, marami servant, pero walang attitude. Meron, ako may kakilala nun, hindi ko nasasabihin sa inyo. Dito, wala nun, wala. Wala. Sabi sa Roma, wala din. Ay, baka sa Pilipinas. Mga taga-Roma, accepted kayo ngayon. No? So, tayo po, pagka wala po tayong yung tinatawag na servant attitude, hindi po magiging masaya yung paglilingkod natin kay Lord. Kasi bakit? Mahalaga po yung attitude sa paglilingkod kay Lord. Di ba? Maraming babagsak sa attitude eh. So ano pa yung kinakailangan natin meron tayo para ma-preserve po natin yung joy sa paglilingkod kay Lord? Kailangan meron tayong
right spirit. Amen. Kailangan, we need to maintain a right spirit. Kasi marami na lang yung bagsak nito. Yung tama spirito. No? Lalo-lalo na nasa leadership tayo. Sa leadership po, sino unang-unang nag-aaway-away? Mga leader. Mga leader. No? Nag-aaway-aaway, nagkakampi-kampi. Ibig sabihin nun, hindi mga tama ang espiritu ng mga leader na to. Pag hindi sa kalooban ng Diyos ang nangyayari, pag nagkakaroon ng kagauluan, mali ang espiritu. No? So kaya po, misan, yung panawagan natin kay Lord, hindi tayo nagiging masaya kasi nga hindi naman tama ang espiritu natin. Diba? Ay, bakit ba maglilingkod pa kung naligtas na ako? Diba? Nakarinig ka kayo ng ganyan? So lagi po nating tatandaan, after we save, we serve. After we save, we serve. Hindi po tayo naligtas para tama na kasi nga meron tayong divine assignment eh. Yes. Dahil yung una sa binasa natin, yung magandang balita, no? Na ibinigay nung una pa man, kaya tayo nandito ngayon. So yun po yung magandang balita, yun yung ating assignment ngayon. Amen. Na para ibigay din naman natin sa iba. Amen. Di mo ba? So kailangan po, kung meron po tayong tamang espiritu, makakapag-focus po tayo, makakakaroon tayo ng focus o magkakaroon tayo ng passion to serve the Lord. Diba sabi na nun, yung mga worshiper dapat, you must worship God in spirit and in truth. So ano po yung mahalaga doon? Kailangan pinupuri natin siya o sinasamba natin siya sa espiritu at katotohanan. So ano yung katotohanan sa buhay ng mga leader dapat? Right. Yung ayun. No? Dapat yung katotohanan sa buhay ng mga leader, meron siyang tamang espiritu. Meron siyang servant attitude. No? Kasi pagka hindi po, pagka wala sa atin yung katotohanan, mahirap talaga maglibig kay Lord. Pag hindi natin alam yung katotohanan sa pagsunod kay Lord. Sa yung mga katotohanan, yung pagpapatawad natin sa kapwa, paglilingkod, no? Pagbibigay, pagsiserve well, yun yung katotohanan. No? That you must worship God in spirit and in truth sa katotohanan. Amen. So, makikita po namin dito, si Pablo po, si Pablo, alam naman natin, ano? Sa New Testament, kung ano yung naging buhay ni Apostle Pablo. Dito po, makikita natin yung attitude ni Pablo bilang servant, no? Talagang si Pablo. Okay, bigyan mo nga ako ng isang example about doon sa ako, yung attitude ni Pablo, Sister Lisa. Hindi po siya tumigil, hindi po siya napagod kasi sa kabila po ng mga persecution sa kanya, talagang dire-diretso lang. Yeah. Yan ang gusto kong sabihin eh. Tinumbok na eh. No? So makikita natin si Pablo, no? Hindi siya tumigil. No? Yung paglilingkod niya kay Lord, hindi siya nagreklamo. Kahit mawasak yung bat kung sinasakyan siya, nasakyan niya, hindi siya nagreklamo. Kahit ikinulong siya doon sa kulungan, hindi pa rin siya nagreklamo. Katindi ng attitude ni Pablo. So makikita po natin, no? Yung si Paul, meron po siyang servant attitude. At yung servant po sa ang meaning po nito is doulos. Yung doulos. Servant. Yun po ang meaning niya sa Greek. So in Greek culture, sa Greek culture po, pag sinabing servant ka, ito po yung permanent service of slave. Pag culture ka, slave. Alipin ka. Yun po yung ibig sabihin ng servant doon. Alipin ka. Pag ang alipin doon, yung alipin doon, walang servant heart attitude. Kasi ang alipin nung araw, di ba binibili ka? Binibenta ka doon sa plaza? Ngayon, bibilihin ka ngayon nung gustong bumili sa'yo. At pag binili ka na niya, alipin ka niya. Ayun yung servant nung araw. Ngayon, magsaserve ka doon sa bumili sa'yo. Slave ka ngayon doon. No? Yung slave, pag sinabing slave, ahila ka. Ikaw na yung pinaka mahirap ang buhay. Kahit anong pautos sa'yo nung master mo, gagawin mo.
Pero naniniwala po ako, yung time na pag-slave ka, wala kang servant attitude na mahal mo yung pinaglilingkuran mo. Ginagawa mo yun dahil binili ka lang. Alipin ka. Pero sigurado ko po, galit na galit ang puso nun. Doon sa bumili sa akin. Siyempre, pahihirapan ka. No? Pero dito po, sa Hebrew word, no? Yung pong Paul describe you servant, a servant is who is willingly commit himself to serve a master he love and respect. Amen. No? Si Pablo po, i-describe niya, ang servant ay yung willing mong ibigay yung puso mo, no? Maglilingkod ka kay Lord na nandun yung pagmamahal mo at respeto mo. Yun yung this yung pagkaka-describe ni Paul do sa servant. Baliktad doon nung una alipin. Ngayon, si Pablo nag-serve siya kay Lord ng may respeto, meron talagang pagmamahal. Amen. No? Sa kaya nga po tayo ngayon, lahat po tayo may divine calling. May greatest calling tayo. Servant tayo. No? Tinawag tayo ni Lord servant. No? Servant, hindi Okay. Okay. Si Pablo po, he gave up everything just to serve, no? His master and savior. Di ba tanda natin? Kasi sabi ni Pablo, walang halaga ang buhay ko kung hindi ko yung ipagagamit kay Lord. Walang halaga ang buhay natin kung hindi mo naman ipagagamit kay Lord. Sinong binibigyan natin ng halaga? Kanino natin ibinibigay ang buhay natin para magipahalaga ito? No? Dapat kay Lord. Yes. Kasi kung hindi mo kay Lord ito ibibigay yung buhay mo, ikaw na pinahawakang taong nabuhay sa mundo. Sabi niya, my life is nothing or useless without serving God. No? Si Pablo yung nakin niya, ang mundo ay walang kabuluhan, walang kapakinabangan. Sabi ni Pablo, ang nais niya yung mapaglingkuran niya lang si Lord. Dahil yung mapaglingkuran natin si Lord, yung makapag-serve ka kay Lord, yun yung may benefit. Yun yung may kapakinabangan.